Sorry ka lang. Anong mangyayari? Huwag mo ko iwan. Hindi, hindi kita iiwan. Huwag ka mag-alala. Dito lang ako. Sir, hanggang dito na lang po kayo. Kami na po bahala sa kanya. Huwag, huwag, huwag. Huwag mo ko iwan, please. Please, huwag mo ko iwan. Sige lang ako. Huwag ka mag-alala. Hindi kita iiwan. Hindi na kayo bahala sa kanya. Gawin niyo lahat para sa kanya. Sige po. Alex, dito lang ako. Asa si Alex? Bakit kayo sumunod dito? Ha? Kuya, kuya! Kapag may nangyayari sa masama kay Alex, ikaw ang sisisiin ko! Kuya! Ikaw naglagay sa kanya sa pangarap! Mr. Hernandez, Mr. Acosta, minahanong kayo. Kuya, tama na, kuya. Hindi namin kayo kailangan dito. Umalis na nga kayo! Kuya... Hindi kami aalis dito hanggat hindi ko alam kung anong kalagayan ng kapatid ko. Kapatid? Meron bang kapatid na pinapahamak ang sariling kapatid, ha? Huli, walang mapapahamak from the very start kung wala kayong mga kasalanan. Ikaw, tigilan nyo na nga ang pagbibintang sa akin. Hindi kami nambibintang. Nagsasabi kami ng totoo. Alam mo kung bakit? Kasi lumabas na si Dina. Sinabi niya sa amin yung totoo kaya wala na kayong takas at hindi na kayo makakapagsinungaling sa amin. Ano? Nagulat ka ba? Oh, buhay pa si Dina. Kaya pagbabayaran niyo lahat ng mga kasalanan sa amin. Kuya. Patricia, ano pa ginagawa mo rito? Di ba sabi kasi umuwi ka na? Kuya, gusto kong malaman kung ano bang nangyayari dito. Ano ba talaga itong mga nangyayari? Ano ba itong gulo na to? Bukas na lang, ha? Umuwi ka na. Anong oras na? Sige na, may pasok pa bukas eh. Ganun ho ba? Salamat ho, Ms. Suarez. Gagawa ho ako ng paraan para makatulong sa kasong ito. Sige po. Ano naman ulit? Mr. Hernandez. Pwede ka na bang makausap? Patricia, umuwi ka na. Bukas na lang tayo pag-usap pag-uwi namin. Sige na, may pasok ka pa eh. Wala ka talagang sawa eh, no? Mr. Hernandez, trabaho lang. May ilang katanungan lang ako bago magpunta ka kung saan. Noong una si Alex ang iniimbestigahan mo. Ngayon naman ako. Ano ba gusto mo? May report akong natanggap na main raid daw na hideout na sindikato. So? Iniisip mo ba na meron akong kinilaman doon? Yan ang sabi ng intel namin. Well, mali ang intel mo. Marangal akong tao. Legal lahat ng negosyo ko. Ganun ba? Sige. Si Alex naman talaga ang gusto kong kausapin. Tungkol dun sa akusasyon ni Dina Nicolas. Hindi mo pwede gawin yan. Hindi mo nakikita. Masama ang audition ni Alex. Tapos kakausapin mo. Hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi ka magdedesisyon yan, Mr. Hernandez. Excuse me, sino kamag-anak ng pasyente? Doc, ako. Julio Hernandez. Ako ang boyfriend niya. Kamusta si Alex? Wala na siya sa panganib. Kailangan mag-ingil sa pagkilos niya dahil makakasama ito sa pagbubuntis niya. Buntis si Alex? Yes, Mr. Hernandez. And I suggest na magpahinga muna siya dito for tonight. And bukas pwede niya siyang iwi. Doc! Walang galang na. SPO 1 Arellano. Ingilan ko ng permiso sa'yo. Baka pwede makausap yung pasyente mo. May ilang katanungan lang ako tungkol sa kasong kinasasangkutan niya. Importante lang to. Dok, huwag ka pumayag. Makakasama to kay Alex at saka sa magiging anak ko. Dok, sandali lang to. Ni hindi niya nga kailangan tumayo eh. Go ahead, sir. Wala namang basama ko kausapin niya siya. Salamat, Dok.
Mga kapamilya, mag-subscribe na sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel para maging updated sa Doble Cara. Yes, and for more videos, just click the I button right in this area. That way.